Gano'ng katagal ka nagbebenta, kuya? Gano'ng nakatagal? 2 taon na, bro. 2 taon? Gano'ng kakalakas magbenta? Sakto lang, bro. Mga magkano sakto? Sa isang araw? Isang gamot pa po ng 3 linggo na siya. 3 linggo? Ay, 1 linggo pala. 3 linggo. 1 linggo lang po ba natin? Ayos, yun lang po talaga yung ano namin, yung manina. Sa isang tao lang po namin binibigyan. Ha? Isang tao lang po binibigyan ko na. Isang tao lang? Sino yun? Pagbigyan ko rin po. Mapayat na mamababo. Kumaganak nito. Saan? Ito nakuha dyan, sir. Saan to? Dito rin? Sampalok? Dito rin yan? Dito rin sampalok pa, pare. Yan nakuha dyan. Kailan lang yan, sir? Ayon sa aliwa. Sige nga ta. May ko na siya meron droga. Totoo niya. Totoo. Hindi, hindi kilo, 20 grams lang. Ah, may pangkat ka na? May pangkat ka? Ano bang ano pangkat mo? BCJ. Ha? BCJ. Gano'n ka ba katagal na kulong nun? Buwan lang po. Ah, buwan lang. For yung first time mo, bakit buwan lang? Piyansa po. Anong piyansa? Hindi ka naman. Tapos piyansa. Mga tinawag sa amin ng Concert City Center. 2016 yun. Ah, nahuli namin to dahil sa Concert City Center tawag na. Opo. Eh, ano na po ito eh. Mga 1 week na po namin itong sinusubaybayan. And then ngayon, na-chain po namin siya kanina na nagtitinda. Kasi kanina kasi bukas yung pinto nito eh. Tapos nag-aayos siya ng droga. Opo. So, may Concert City Center lang na tumawag na yung taong hinahanap namin na nandito. So yun, na-chain po namin siya. At ito pa yung resulta na nakuha na namin siya ng drugs. Sir, gano'ng katalamak yung pagbebenta ng droga niya? Supposed to be, talamak po kasi iba-iba daw tao kasi pumapasok dito. So yung mga residente dito nagduda. Kasi kalilipat lang nito yung mga mag-iisang buwan pa lang siya rito. So yung mga residente po rito, malaking pong bagay na naipag-coordinate siya sa polis na merong illegal na droga na nagbentaan dito. Kaya yun po yung malaking factor po na kaya namin na naabot po ito yung tao niya. So. Thank you very much, sir. Kung sa pagbibenta, sino, gano'ng kadami yung mga escorier mo? Isang tao lang po yun, sir. Pero ha? Yung taong binibigyan ko, sir, ayun po yung maraming escorier. Isang tao lang po binibigyan ko yun. Pinapasa mo lang? Oo po, pass break lang po, cash to cash, ganun po. Gano'n ka na, ilang taon ka na nagbebenta? 2 taon na po, sir. 2 taon. Hindi ka natatakot sa ano, sa upland to ka? Sa sobrang agagira. Sa ano, itip lang po dahil may sakit ko yan ako, sir. Bakit nagbebenta ka pa rin? Hindi pa, kapit na pa rin na. Nga po, sir. Dahil ikaw dito na ako, sir. May anak ka ba? May pamilya ka? Opo, sir. May anak mo? Dalawa po. Dalawa? Isang may sakit ko. Dahil may sakit yung anak mo. Pero alam mo yung maigpit naman yung kampanya, di ba? Kontra droga, di ba? Sumusugal ka na lang. Okay, sir. Kasi mag-aala mo, isang tao lang po kasi yun. Eh, naman sabi mo, nahuli ka, buhay ka pa, oh. Pasalamat pa rin po, kahit pa paano, binigyan pa rin ko ng pagkakataon. Sabi nakulong ka na dati. Oo. Oh. So, hindi ka talaga magbabago? Hindi, sir. Magbabago na po, sir. Ha? Nahuli siya. Dahil nahuli ka na, oh, kaya magbabago ka na. Pangalawa mo na to. Sir, anong ikakaso dito, sir? Ay, kaso namin po sa ano, more than, ano po kasi yung ano niya, medyo marami. Opo. So, section 5 po.
11 po yung kakaso namin sa kanya ng Republic of 916 po ito. Sa kanya. Sir, further background nga sir, kailan ito nakulong? Nakulong siya, no? Nahuli siya before, ano, 2016. Opo. Dito rin sa Station 4, nahuli siya ng, ano, ng Station 4. Then nakalaya, and then pagkalaya, balik na naman siya sa, ano, sa pagbibenta. So, sa loob ng 2 taon, yun pa rin ang pagbibenta niya. Sa isang linggo nakakabenta siya ng more than 50,000 dahil nandito sa drugs. Sir, sa drugs. Kagaya niya, pangalang beses na siya nahuhuli sa drugs. Diba sir, sabi ni Didi sir, huwag niya nalang hintayin na magbago yung change of birthday nila. Anong panawagan mo sir sa mga kagaya niya na paulit-ulit sa droga? Yun po, no? Tama po ang district director po, no? Na si Vicente Dupad na lang po, General Vicente Dupad na lang po. Drugista sir na ayaw maglubay sir. Again, ang pakiusap ko sa mga tarantado ng Kamaynilaan, ano? If you will not change your ways, your birthdays will be changed. Eh, dapat po talaga maubos po sila dito sa ano, no, sa Maynila. Kasi po yung mga ganitong tulad nun, walang pagbabago. Tao na kasi mga recidivist. Pinaglalaro lang nila yung batas kasi ulo nito tulad ng mga to. Na kinakatwira lang nila eh sa hirap ng buhay, kapit sa patalim. Usually talaga ano, hindi talaga nagbabago. Mga tulad nito. Ito po kasi ano, nahuli na siya dati 2016 at nagbebenta siya. Pagalang niyang na-ooperate siya ng pulis, na hinahanap siya. Magaling to eh. Palipat-lipat siya ng bahay. Kasi nakaraan to na monitor namin, Vicente siya. Cruz. Uh-huh. Tapos na monitor namin to. Buti na lang may mga concerned citizen. Itong tao na to na nandito nakatira. Sabi ko yan ang hinahanap namin before. Kaso nga lang, hindi namin siya natsechempoan eh. Kasi nga, hindi naglalagay to ng matagal dito eh. Pag, sir, ano, sir, lumalabas district level drug personality to sir. Ganun. Ayun po. No, doong Manila na siya yes, sir. Yes, yes, sir. Pinaghanap to ng district level na po kasi ito. So, na-tempoan na namin to ngayon. So, yung may tumawag consultant, hindi na po kami na gano'n na patubali na puntahan po kami. Kasi target namin to, yung binabantayan namin ng monitor. Sir, ilang gramo yan, sir? Yung bulto, sir? 5. 5. Tapos may mga sachet pa eh. Sir, gano'n? 5 bulto, sir. 5 bulto, worth ang every... Each bulto kasi, 1B is 5 grams. Opo. So, 20, more than 20 grams. More than 20? Oh, worth 50,000 yung ano yun. Yung market value. Sir, kung nakalabas yun sa kalsada, marami na namang kabataan masisira. Opo, no? Sa dami ng droga na binibenta niya nito. Malakas po kung weekly nakakabenta siya ng more than 50,000. Siguro yung mga consumer nito, marami. Masa kung mga more than 50 din. Sir, sabi niya sa isang tao lang daw niya pinapasa, sir. Identified na ba yan sir yung eh po alamin pa namin po no yung tao na sinasabi niya na sabi niya hindi taga rito pero alamin pa namin po sa kanya and sabi niya kasi yung mga customer po na pinagbibigyan niya mga jeepney driver, tricycle driver hindi yung mga sidecar boy po ng mga customer yun talaga sir yun ayun po yung talaga yung customer doon na pinagbibigyan ayun po yung kwento niya sa amin thank you very much sir congrats sir alon sir wala kami ginawa ah yung bahay na yun, wala kaming ginawa doon, wala kaming ginawa kayo. Alam mo yun, mga ito, yung drugs na alam ka. Sino pang bibili na natin ng bahay doon, para makamusok ko alam. Mga mapinis, may hawak lang anak ko. Wala kaming ginawa doon, ako hindi yun. So, ano lang ginuli sa katawang ko lang. Wala kaming ginawa kayo. Ha? Wala kaming ginawa kayo. Wala kaming ginawa kayo. Direct mo naman, di ba? Wala kaming ginawa. Salamat po.